sa inyo mga master. Meron na naman tayong customer ngayon, isang washing machine. Manual na washing machine. Ang problema daw nito, pag kinakargahan na daw ng mga damit, hindi daw umiikot pero umaandar. Wala naman daw problema yung ano, yung busis ng yung tunog ng yung makina niya, hindi naman daw maingay. Ang problema lang daw talaga nito, hindi nakadala ng, hindi madadala, umiikot yung mga damit. Try natin pinapaandar yung timer. Narinig nyo? Pumipitik siya, wala namang problema. Yun lang daw ang problema nito mga master. Yung pag pinapaandar na ay nakakadala ng nakakatanggal ng dumi sa damit kasi hindi nga umiikot, sayang lang daw yung sabon. So ang posible nitong problema mga master, kahit hindi pa natin siya na-check, yung belt nito wala ng ply. So pero try muna nating paandar nito ngayon para malaman niyo, malaman natin lahat na kung anong problema, tatanggalin natin. Pero for sure naman pag mga ganito, walang problema, tumutunog yung makina, umiikot yung belt niya. Yun ang kadalasan masisira nito. So overloading ang problema nito mga master. Yung sobrang karga ng mga labahan, kaya madalas mangyayari yan sa washing machine. Ang tip ko lang, pag maglabay, wag na lang lagyan ng sobrang dami ng damit kasi may allowed lang siyang ilang kilo ang pwedeng gamitin ito. So, try muna natin i-check, baka may shorted or grounded siya. Times na check natin sa times natin sa 10. I-shift natin sa times 10. Calibrate muna natin yung tester. Tapos paikutin natin yung timer. So, yan o, makita nyo naman. Okay po ang timer. Short natin. Well, hindi naman siya shorted. So, ganyan lang mag-check mga master. Huwag nyo munang pandarin. Check nyo muna gamit ang multi-tester. Tatanggalin natin para makita yung makina kung ano nang nangyari. Kasi kadalasan yan, pag hinahawakan mo yung propeller, doon mo makikita. Umiikot yung makina pag hinahawakan yung propeller, pero yung belt niya naiiwan. Ganun lang pag-determine kung sira yung belt nito. Try natin saksak. Yan ang mandar ng mga master. Wala po siyang problema yung makina, umiikot naman siya. Tingnan niyo. Pero pag try nating hawakan, pipigilan natin yung ikot niya. Pag napigilan yan, siya, tingnan nyo. Yan. Dapat kasi yan, hindi mo siya kayang pigilan pag okay pa yung belt nito. Ano? Umaandar siya pero kaya mong pigilan. Lalo na po mga labahan na yung mga nilalagay dyan, so hindi talaga iikot. Tingnan nyo yung belt, hindi umiikot. Wala na po kasi fly yung belt, kaya nadudulas na yung makina nyan, hindi na kumakagat. Tingnan nyo mga master. Ganyan po mag-determine kung sira na yung belt. So, nakita na natin kung anong problema sa kasitwasyon ng belt. Kailangan ng palitan.
mahawakan mo yung pillar na yan, tapos umaandar, hindi sumasabay yung belt. So, ibig sabihin yan, palitan na, replacement. Actually, meron kaming mga yung mga nabili namin sa junk shop, wala kasing mabilhan dito sa amin. Yun lang, nag-iipon kami ng mga spare parts, mga kapasitor, mga belt, kung ano-ano pa. So, baka mayroon akong pwede nitong ipalit. Tingnan natin kung anong number nito. By number kasing belt eh. Tanggalin muna natin, mga master. Madali lang naman magtanggal nito ng belt eh. Pagbutin mo lang muna sa diyan kinakabitan ng profiler. Yan o, tanggal na. Tingnan nyo anong nangyayari dito sa belt, pump belt na ito, mga master. Hindi na talaga sa pwedeng gamitin. Sobrang manipis na yung ply niya. Kaya hindi na siya kumakapit doon sa makina. Tingnan nyo. Makinis na, oh. Sobrang kinis na. Yan. Pag sobrang wala na yan, sobrang nipis na yan, yung parang makinis na yung belt sa gilid niya, wala ng ply. Yan ang dahilan kung bakit hindi kumakagat. Kaya pag inahawakan mo, hindi siya sumasabay. 32.5 po ang sukat ng belt na ito. Titingnan natin kung mayroon po akong naitira dito. Yan po, kung mag-replace kayo ng belt, kailangan mayroon yung sample or number. Actually, mayroon pala ako, pero medyo maliit siya. Pwede naman ito. 32 lang ito, mga master. Yan o. Yung dati, yung original nito, 32.5. Pero ang belt na ipapalit ko ay isang 32. Yan. Kunti lang naman ang diferensya niya, pero pwede na yan. Pero tingnan nyo yung ply nang ipapalit ko. Hindi pa makinis, ano, mga master. So, ganun po mag-determine, mga master, kung pwede na bang pwedeng palitan yung belt. Tingnan nyo kung anong kaibahan. Sobrang kinis na po ng ply niyan. Wala na. Manipis na. Pero yung ipapalit ko, mayroon pa. Pwede pa itong magamit. Actually, hindi ito brand new, pero try nating paandarin kasi wala namang mabilhan dito sa amin. Ganun lang kadalasan dito sa lugar namin. Wala kasing bilihan ng mga spare parts. So, kaya nag-iipon ako. Ganun lang diskarte ng mga technician. Nag-iipon. Lalo na pag okay pa yung mga spare parts. Kasi pagbibili para malayo. So, ganun lang. Tingnan nyo, same lang yung kalakihan nila, yung sizes lang ang haba. So try natin ibalik ito. Ito na yung ipapalit natin. Huwag nyo pala akong kalimutan i-subscribe, mga master, ang aking YouTube channel na Rimtech, para updated kayo sa bagong mga video. Mag-like, comment, share, at saka subscribe, hit notification below para makapalo kayo. So, nagkabit na natin. Ito po yung original niya. Pinalitan na natin ang 32. So, try natin ngayon. Pandarin natin ngayon, mga master, kung yan, o, yan yung original 32.5. So, nagkabit na natin. Try natin pandarin. Tapos, hawakan natin yung propeller. Pag hindi mo mapigilan ng propeller, so ibig sabihin yan, kayang-kaya niya yung mga labahan. So, ganun lang mag-master ko sa assembly. Tingnan mo. Ang hirap pigilan eh. Sobrang lakas. Pinipigilan mo yung propeller, hindi mo mapigilan, sumasabay talaga siya. Ganun lang po mag-determine, mga master, kung
kung sira yung pump belt o yung belt o hindi, kailangan pigilan mo to. Yan yung master namin, Master Burp. So, maraming salamat sa inyo mga master. Hanggang sa susunod.